Ayan, good evening everyone. By the way, ako po palang inyong host for tonight. My name is Irene Balielos. Dati po akong accountant sa Singapore. And I've been with this industry for more than 10 years na din. And he's been with this industry also for more than 10 years or 7 years, I guess. Ayan. So without further ado, let's all welcome our speaker for tonight, Coach Carl Velasco. Yung. Good morning. Yan, diba? Yun, I'm very excited sa topic na to kasi isa to sa mga nakatulong. Isa siya sa nakatulong sa akin bakit nag-grow ako ng ganun din kabilis. Kasi karamihan, di ba? Pag ang pag-uusapan kasi natin, karamihan is lahat gusto maging successful pero hindi aware yung mga network marketer, yung mga networkers, yung mga leaders, yung mga members na may mga bagay na nagpapabagal talaga. May mga bagay na akala nila okay lang pero ito yung dapat na aayusin. Kasi karamihan ang alam nila basta may skills ka, may galing ka, 'di ba, talented ka, may passion ka dito sa ginagawa nating network marketing business, is okay na yon. Yung skills, yung galing, yung talent, yung passion, isa lang yan sa mga factor para makuha mo yung success na gusto mo. And ito yung tinatawag namin ng mga inner or yung mga soft skills na dapat mong matutunan as human being para mag-evolve ka, makuha mo na mabilis yung success na gusto mo. Okay? So, yan. Simulan na natin. Ilan ba tayo? Patype nga ako. Excited. I'm very excited. Very dapat, di ba? very. Yan. Chill-chill lang tayo. Para at least kwentuhan lang naman. Ayan. Okay. Yan. Siyempre, ano? Batiin din natin yung mga nanonood sa Facebook Live. Okay. All right. Yeah, nakikita po ba yung ating ano? Yes power... po. Yun, tingnan natin sa Facebook Live. Meron na tayong 63 views sa Facebook Live. Oh. Nice. Okay. Our topic for tonight is sabotaging your own success. Diba? Nagulat kayo, no? Siguro ngayon nyo lang narinig ito. Meron pala, sa pagkuha ng success natin, hindi tayo aware na tayo mismo sinasabotahe natin yung success na yan. Naniniwala ba kayo doon? So, sabotaging your own success is parang mortal sin to sa network marketing or even your personal life. Kasi pwede mo sabotahin, halimbawa personal life, pwede mo din sabotahin yung buhay mo eh. Hindi lang to about sa business, hindi lang to about sa success na gusto mo makuha. It's all about your personal life. Okay? So, eto siya. Eto yung mga na-experience namin before. Nung nag-binibuild namin yung sarili namin dito sa network marketing. So, ito yung mga sampu na nakita namin na nagpapabagal sa amin before, bakit ang tagal namin makuha? Kasi sa MLM, sa experience ko, ang daming mas mabibilis. Ang daming mas magagaling, ang bibilis nilang makuha yung success. And nakita ko, yung sarili ko, sabi ko, bakit ganun? Bakit ganun sila? Ang bilis nila, samantalang ako, nababagalan ako talaga sa success na gusto kong makuha.
Yung 1 million, inaabot sa akin niya ng 3 years bago ko nakuha sa previous company. Pero may nakakakuha ng 6 months. Meron nakakakuha ng 1 year. Meron nakakakuha ng 1 and a half year. May nakakakuha ng 2 years. Pero yung sa akin, yung 1M, bago ko nakuha yung 1M ko sa previous company, inabot po akong 3 years. Why? Hindi ako aware na sinasabotahe ko na pala yung sarili kong success. Bakit? SLPT din ako noong that time. Victim mindset. Ano ba yung mga self-pity? Ito yung negative self-talk. Karamihan sa atin ganito. Hindi ako magaling. Sila lang ang magaling. Kaya sila nagkakaroon ng maraming affiliates, members. Nakakapagpasali sila. Kaya sila nakakabili ng sasakyan, nakakapag-purchase ng house and lot, nakakapag-travel international. Kasi sila lang ang magaling. Pamilyar? Self-pity. Ngayon, napapaisip ka. Oo nga, no. Ganito ako minsan, eh. Yung alam yon, yung napakababa ng energy mo palagi. Ako na, naalala ko nung ganyan ako, nung self-pity ako, lagi akong lumalayo sa team. Pag sila masaya, ako may sariling mundo. That's why, yung mga masasayang tao na yon, ang bibilis nilang nakukuha yung success or yung mga goal na gusto nilang makuha. Ako, umaabot ako ng sobrang tagal. Diba? Negative self-talk. Ano pa? Bakit ba tayo ganyan? Bakit, coach, bakit ba tayo nagkakaroon ng self-pity or victim mindset? It's all about programming. Yung culture na kinalakihan natin. Before tayo pumasok sa network marketing business, saan ba tayo nakatira? Ano bang buhay meron tayo nun? Ano yung mga madalas mong pinapanood? Parang ganito, sa mga mahilig sa teleserye, uy, kaway-kaway. Di ba? Sa teleserye, ito yan eh. Nanay ko eh, ganito eh. Ang bida sa teleserye mahirap. Pag mayaman ka sa teleserye, mayabang ka pa. Ang sama ng ugali mo. Yun yung na-program sa atin. Naalala nyo? Na-program. Kaya nung inooperan ka minsan ng isang opportunity, diba? Tapos nakita mo, ang ganda ng bihis, may kotse, mayaman, sama ugali niyan. Diba? Sama na ugali niyan. Why? Napapanood natin yan before eh. Even ako, eh siyempre, madadamay ako. Eh, iisang bahay kami. Tapos yung TV, pag binuksan na yan, ano na yan, marathon na yan, di ba? Ang teleserye pa man din. Sisimula ng balita. Sisimula ng teleserye. Ilang teleserye yan? Yari na. Di ba? Sabi ng mga nasa Zoom ngayon, oo nga, no? Self-pity. Na-program lang tayo. Ano pa? Ang dami niyan, ang dami mga programming na hindi nakakatulong na ginagawa mo siya before wala ka pa sa network marketing. Diba? Ginagawa mo na siya. Kasi nga na-program. Ano pa? Blaming. Blaming on other.
Kaya naman ako bumagal. Kaya ako nag-fail. Gawa nila. Remember, pag nagtuturo ka, iisa lang yung naka-point sa kanila. Ilan nakaturo sa'yo? Blaming. Yung nangyari sa'yo, sinisisi mo sa iba yan. Why? Eh, na-program nga po tayo. Parang ako, nung una, sabi ko sa previous company, bakit ako dumating sa lowest moment ko? That's why nag-construction worker po ako. Nung una, puro ako sisi. Puro ako sisi sa upline ko, puro ako sisi sa company na bakit kasi ganun, bakit ganun. Pero hindi ko nakita yung sarili ko na may mali pala ako. Ako pala yung hindi nakasabay sa evolution ng company at ako yung hindi na nag-develop pa ng skills. That's why bumagsak yung network, dumating ako sa lowest moment and puro sisi na ako sa ibang tao. Until na-realize ko, sabi ko mali, nagsiself-pity na naman ako. Victim mindset. Parang ikaw lagi yung kawawa. Alam mo yun? Parang feeling mo ikaw lagi yung kawawa. Ano pa? Walang motivation. Or initiative. Feeling helpless, powerless. Kino-compare mo na yung sarili mo sa ibang tao. Okay na kayo? Hindi po ako galit, ha? This is an awareness. Kahit sa previous company, ganito ko yun. Pag ako nag-talk, ewan ko yun, hindi ko... Pag ako yung nagtatalk, napaka-seryoso nila talaga sa buhay. Yeah? Hindi, coach. Nakikinig lang po kami. Okay yan. Kasi ako ganyan din. Every time na may nagte-training or... may nagbibigay ng wisdom, knowledge, nagbabato sa akin ng energy. Focus ako. Focus. Yung mata ko nagniningning yan. Why? Ina-absorb ko lahat yan. Ina-accept ko lahat yan. Dinadigest ko yan sa mindset ko. Ginagathered ko yan. Sinasaksak ko yan sa mindset ko. Madami tayo. 29 na. Okay? Self-pity. Guys, iwasan nyo to. Hihilahin ka niyan pababa. Hindi pataas. Pag nararamdaman mo to, diba? Mag-consult ka na sa coaches mo. Sa mentor mo. Paalayin ka. Ang tawag namin doon, alignment or attunement. Pa-attune ka. Para makabalik ka doon sa track. Coach, gato yung nangyari. Ang coaches, walang ituturong hindi makakabuti sa yan. Tuturuan ka niya na may ayos ulit. Diba? Yung skills, yung personality mo, ituturo niya yan. Aayusin niya yan. Okay? Natututo po ba? Type yes naman? Para at least, diba? Type yes. Yes. Yes, yes. Yon, si Coach Mark. Thank you, thank you, thank you. Coach Arcel, oh, shout out. Si Coach Luz Biminda. Okay, okay. Topic number two. Procrastination. And time. Ito yung mga ano. Hindi aware or hindi conscious sa time. Parang ganito. Ang Zoom meeting natin is 8. Ino-open siya ng 7:45 p.m. Ha? Pero usually, nakakapag-start tayo ng Zoom training natin or ng mga webinars, inaabot tayo ng 8:15, 8:30,
Why? Kasi iniintay pa natin yung iba. Ibig sabihin, nadi-delay. Nadi-delay yung activities. And ayon sa study, ito ano to? Esoteric, masyadong malalim. Ilan lang nakakaalam nito. The moment na dinidelay mo or delay ka ng 1 hour, naging habit mong mag-delay lagi sa mga schedule, sa oras ng 1 hour, ang success daw natin, dinidelay mo siya ng 10 years. Pamilyar? O masyado malalim? Galing po ako kasi sa ano eh, yung mga teaching sa amin sa previous company, mga ano eh, mga universal laws, malalim. Doon ko siya natututunan. E nung na-realize ko yan, sabi ko, oo nga no. Parang ganito, ang meeting 8 p.m. Nagdatingan eksakto, 8 p.m. Ang tawag doon, on time. Pero ang meeting, hindi yan nag-i-start ng 8 p.m. Why? May kwentuhan pa yan. Especially kung face-to-face. May kwentuhan pa yan. Bago pa yan mag-start yung meeting, yung agenda, na-delay na yan. Kaya kami, nung time namin na natutunan namin to, na every time na dinidelay mo, coach, ng 1 hour, yung mga schedule mo, dinidelay mo yung success mo ng 10 years. Ibig sabihin, kung magda-diamond ka sana, dapat this 2024, dinelay mo ng 10 years, magda-diamond ka daw pala, is 2034 pa. Kasi lagi kang delay. Lagi kang late. Make a habit. Baguhin natin to. Make a habit, i-practice natin yung ahead of time. Example, ang meeting natin is 8 p.m., 7:30 pa lang naka-ready ka na. 7:45 pa lang naka-ready ka na. Kasi malaking factor to, especially sa mga kausap mo. Parang ganito ha. Excited na yung sasali sa'yo. Magjo-join sa'yo sa business mo. Ang nangyari, yung guest, yung client mo, nauna pa sa'yo dun sa meeting place. Ano mangyari? Ikaw ba yung may handle ng situation or siya na yung may handle ng situation dahil late ka? Nabaligtad. E di matwist yung mind niya. Ano mangyari? Magbabago isip niyan. Why? Dinelay mo eh. Kaya don't ever delay. Maging time conscious tayo. Mahalaga yan. Kasi ito, natutunan ko din kay Coach Harold noong nasa Habda ako. Every seconds, dati nga sa amin, every hour, every minute, mahalaga. Di kay Coach Harold, hindi. Lahat, segundo. Segundo, napakahalaga. Kaya kami pag naglalakad, hindi namin maabutan yan. Ang bilis-bilis niyang maglakad. Parang hinahabol niya lagi ang oras. And natutunan na namin yon. Dumating sa point na sabay na kami naglalakad. Why? Napakalaga ng kahit segundo yan, napakalaga. Kasi ang oras, hindi mo na siya may babalik. Tama? Natututo po ba? So, huwag tayo magdi-delay ng time. Kasi pag nadi-delay natin ng time, yung 1 hour natin, dinidelay natin yung success natin ng 10 years. Okay? So, number 3. Poor mindset. Scarcity. Poor mindset. Programming and scarcity. Lahat tayo dumaan dito. Even ako, dumaan ako dyan. Eh, hindi naman kasi tayo galing sa magandang pamilya, yung maayos ang buhay.
Galing din tayo sa mahirap na buhay. Mahirap na pamilya, mahirap talaga, as in. Diba? So ito yung parang, ito, yung kaano to eh. Kapatid doon yung self-pity, yung victim mode. Scarcity, programming. Yung tipong, alam mo to, okay na ako makakain lang 3 beses sa isang araw. Masaya na ako doon. Di ba? Pero gusto na ng success. Gusto mong masenso. Which is, ito, normal yan. Kasi yun yung default natin eh. Galing tayo sa hindi naman maayos na pamilya eh. Pero, ito nga oh, mindset. Ibig sabihin, pwede mo siyang palitan. Yung poor or scarcity mindset, pwede mo siyang palitan ng abundance mindset. Paano, coach? Ang pagiging abundance na papractice po yan. Or ang pagyaman, ang success, na papractice po yan. Dati naman, hindi naman ako nagko-coach eh. Dati nga, no, nagko-construction nga ako, haba ng balbas ko eh. Pinabayaan ko yung sarili ko eh. Pero dahil kailangan kong mag-project or kailangan ko na maging maayos, that's why pinapractice ko na siya. Even hindi pa ako nakakarating sa success na gusto ko, pinapractice ko na siya. Kasi programming lang to. Scarcity. Diba? Parang yung kaibigan namin, nakikipagsiksikan palagi sa ayuda. Ayuda na naman. Parang natapik ko na to nakaraan. Diba? Eh, pwede ka namang gumawa ng paraan para kumita ng additional income or kumita ng mas malaking pera para hindi ka na pumila sa mga ganun. Scarcity, paawa effect, mga ganyan. Gusto lagi ng libre. Libre, o, oh, di ba? Masarap mga libre, o oh, naman, syempre. Pero wag palagi. Wag mo nang maging habit. Kasi hindi mo alam, ina-attract mo yung pagiging mahirap mo. Scarcity ka ng mag-isip. Akala mo nakatipid ka? Hindi. Ina-attract mo na maging mahirap kalalo. Kasi yun na yung tingin mo sa sarili mo. Wag, coach. Coaches, nandito sa Zoom. Iwasan nyo to. Programming lang naman eh. Nare-reprogram eh. Kaya nga na-invento yung word na reprogramming. Ang tawag nga namin pagka mga ganyan, yung tawag nito, viruses na to eh. Kumbaga sa computer, pag na-virus ang computer, reformat. Sa atin, pwede yan ma-reformat, ma-reprogram. Paano gagawin, coach? Attend ka lang ng attend na mga trainings. Mababago yan. Ako po sa previous company, straight 3 months, nakikinig ako ng training. Hindi ako nakaka-attend ng office, pero gumagawa ako ng paraan para matuto. Paano? Nagda-download ako sa cellphone ko ng mga trainings. Tayo, napakaswerte natin. Di ba? Every day, may webinar. Ito, nadagdag pa yung program na to. Yung Achievers Worldwide Academy, na every week, meron tayong training na 3 beses sa isang linggo. Sa DMW, meron tayong presentation. Last night, training and recognition. Sa DMW, meron din presentation ng 7 p.m., 9 p.m. Sa Achievers, meron training. Tuesday, Wednesday, Thursday. Diba? So, pwede yan. Pwede yan ma-reprogram.
Yung pagiging scarcity mo or pagiging yung mahirap na mindset, palitan natin yan ng abundance para mas bumilis yung pagpunta natin ng success. Isa to sa nakakasabotahe ng success natin. Kasi ako, even me, na-experience ko yan before. Noon dinidevelop ko pa lang yung sarili ko as network marketer. Ganyan din ako mag-isip. Pero dahil kaka-attend ko ng mga training, nare-reprogram na ako. Nagkakaroon ako ng bagong wiring sa utak ko na yun ay tumatakbo until na-delete na yung lahat ng mga viruses na nanggaling programming kung saan ako lumaki, kung sino yung community ko, napalitan na siya ng community na maayos, na abundance mag-isip, which is sa network marketing. Okay lang kayo, coaches? Ulit-ulit ako galit ha. Ang sarap kasi ito ibagsak, alam mo kung bakit? Ginagawa lang namin itong mga trainings na to. Alam mo kung saan? Sa mga team building. Kaya sabi ko, sige, i-all out na natin yung mga ganitong training kasi hindi lang to para dun sa business. Malay mo, may matouch tayong mga tao na ganito din mag-isip until ma-realize nila na oo nga no. At least nakatulong tayo pagdating sa mindset. Natututo po ba? Yan tayo. Uy, 36 na. Matype naman, success! Kung natututo. John. Coach Bergie Reyes. Success. Okay. So, malapit na tayo. Sa kalagitnaan. Eto ba? Sabotaging your own success pag naniniwala ka lagi sa swerte. Meron pa ba dito naniniwala sa swerte? Sabi kasi nung manghuhula, swerte daw sa ganito. Yun, di ba? Lagi niyong tatandaan. Ang swerte, malas yan. Malas po yan. Why? I do believe on hard work. Mas naniniwala sa hard work. Persistent, consistent, hard work. Mas naniniwala ako dyan. Parang ganito. Karamihan ng mga nanalo sa loto. After nilang manalo sa loto, bumalik ulit sila. After ilang years, bumalik ulit sila sa buhay nilang mahirap. Why? Hindi nila na-handle yung blessing na ibinigay sa kanila. Bakit? Kasi, wala namang process na dinaanan bago nila makuha yan. Hindi nila na-practice yung tinatawag na discipline. Disiplina. Parang ito, ganito, naisip ko ito kagabi. Sa network marketing, ang daming lumalaki na ulo. Yung alam mo yung mabilis nila nakuha yung success, ang bilis nila lumalaki yan. Nagkakaroon ng hydrocephalus. Sample na lang, maglalabas ka na sa sakyan. Meron dalawa. Yung isa, nakabuo lang ng down payment. Na-approve sa bangko, nakapag-release ng sasakyan, pag-release ng sasakyan, iba na yung attitude niya. Yumabang, lumaki ulo, hindi na nakikinig. Pero itong isa, nag-ipon, 300, 400, 500,000, na-hit niya. Bumili siya ng second hand na kotse. Ito brand new. Ito, second hand. Pero inipon niya.
Ano nangyari? Mas nag-sustain itong isa, yung bumili ng second hand wine. Bago niya maipon yung 500,000 para makabili ng second hand na kotse, may prosesong dinaanan niyan. Na-build na siya. Na-build na yung character niya. Samantala ito isa, kapag labas sa sasakyan, lumaki ang ulo kasi ang bilis. Hindi pa siya kasi tapos sa process. Hindi pa siya build. Yan siya. So ito, believing in luck, isa din to sa nagpapabagal ng success natin. Huwag kayong maniwala. Kasi, for me ah, napakamalas mo naman kung ikaw hindi ka nagiging successful at merong nagiging successful. And kung naniniwala ka na tayo ay anak ng Diyos lahat at ang Diyos ay napaka-abundance, bakit niya hahayaan na merong malas at swerte? Merong nagiging successful at merong nag-fail. It's all about us. Dahil sa mga maling paniniwala natin, sa expectation natin. Parang dito, sa lingkod, di ba? Yayaman na ako sa matrix pa lang. Spill over. Wrong expectation. Diba? Ang layo ng $0.25 sa $25. Yung isang hinihintay mo na spill over, mag-direct ka lang ng isa, meron kang $25. Ang layo po ng $0.25 sa $25. That's why napakabagal ng success na gusto mo makuha. Or yung goals na kinukuha mo, hinihit mo ang bagal. Kasi naniwala ka dun sa mga expectation, dun sa mga sinasabi ng iba. Do your own research. Kaya di ba kanina sa topic ko, sabi ko, attend ka lang, attend. Attend ang training ng webinar lahat. Hanggat hindi mo na ma-master, even me, until now, nag-a-attend. Nag-aaral pa rin ako. Kasi may mga bagay na hindi ko pa alam. May mga alam ako na hindi nila alam. That's why kami nagtiteach, nagtuturo. And ako, nag-aaral pa rin kasi yung alam nila, hindi ko pa po alam. Kaya make a habit na lagi kang uma-attend. Yung GPS na tinatawag, di ba? Make a habit. Kasi pag naging habit mo na siya, darating yung time, magugulat ka, yung success mo, yung process na dinadaanan mo, pabilis na siya ng pabilis, mabilis mo nang nakukuha yung mga goals mo. Okay? So, iwasan natin to. Ulitin ko. Ang swerte ay malas. Diba? Kasi pag pinaniwalaan mo na swerte-swerte lang ang buhay, eh hanggang dyan ka na lang po talaga. Diba? Kung ano yung pinaniwalaan mo, yun yung mangyayari. Naniwala ka na ikaw, parang kinondisyon mo yung mind mo na hindi ako magaling. Totoo yun. Yun talaga siya. Hindi ka talaga magaling. Pero, kung naniniwala ka na magiging successful ka dito sa Live Good, dito sa ginagawa nating business, mangyayari yan. Kasi ikaw mismo, pinaniwalaan mo. At kung maniniwala ka na lang din naman, bakit hindi mo pa kasi gawin 100%? Minsan may naniniwala 50% lang. 75%, ando na, sana. Pero, yung paniniwala niya sa sarili niya, hindi 100%, dapat 100%. Okay? Next! Ito na! Ang galing ni Coach Flor de Lisa, oh, nag-take down notes.
Galing, no? Ganyan-ganyan ako. Magiging successful to. Kasi talaga nagtitake down notes. Playing safe. Living in comfort zone. Ang zone natin, dalawa. Comfort at saka danger. Sa comfort, masarap. Yes. Pero mas masarap sa danger zone. Why? Doon ka mati-develop. Doon ka itetest. Doon ka dadaan ng proseso. Doon ka imumold. Lahat. Doon ka ayusin. Playing safe. Okay na to. Pwede na yan. Yung mga ganun, di ba? Umalis ka sa comfort zone mo. Parang ganito. Magjo-join na sa Live Good. Gagawin ko yung business. Makadalawa lang ako, okay na ako. Comfort zone yun. Sa prospecting. Kung nagagawa mong kumausap ng dalawa, lima, sampu, everyday, comfort zone mo na yan. Gawin mo 15. Gawin 15. Pag nagawa mo na siya paulit-ulit 15, comfort zone na yan. Gawin mo 20. Pag nagawa mo na ulit siya ng paulit-ulit 20, comfort zone na yan. Gawin mong 30. Comfort zone. Kumbaga, ang comfort zone kasi, ito na yung nakasanayan natin. Eh, di ba gusto mo success? Kailangan mo mag-step up ulit. Kailangan mo ulit banatin yung utak mo, yung mindset mo, lahat yung skills mo, mas palabasin mo pa kasi meron pa yung level by level. Kung kumikita ka ng 5,000 ngayon, i-hit mo. Gawin mo 10,000. Kung kumikita ka ng 10,000, gawin mo 15. Kung kumikita ka ng 15,000, gawin mo 20. Gawin mo 50, 100, hanggang makuha mo yung 1 million. Per month. Kasi karamihan sa mga network marketers, sa mga gantong klaseng business, yung nagpa-plato yung income, okay na yan, nag-100,000 naman. Eh may 200,000 naman eh. May 300,000 pa, may 500,000 pa. Pwede ka pang mag-level up. Level up. Umalis ka sa comfort zone. Malalim to yung comfort zone. Marami kasing, marami explanation yung comfort zone. Basta every time na master mo na isang bagay, na parang wala-wala na, comfort zone na siya. Kailangan mag-aim ka pa. Mag-aim ka pa. Banatin mo pa yung utak mo, yung mindset. Lahat yung skills mo, banatin mo pa. Pagalingin mo pa. Attend ka pa training. Comfort zone. Next. Ito, maraming tatamaan. Not taking the responsibility. Lack of initiative. Maraming ganito. Karamihan sa atin sa network marketing. Tama ha? Nakapagpa-join. May sumali na member. Anong gagawin? Coach. Upline. Mentor. Ikaw na pong bahala. Which is good. Pero, for me, kung gusto mo maging successful ng mabilis, gusto mo makakreate ng malaking network,
Alamin mo yung program na ibinibigay ni coach, ni mentor dun sa mga bago. Ikaw gumawa. Why? It's your responsibility sa mga downlines mo ngayon. Bakit? Sa'yo nagtiwala yan, hindi naman kay coach, kay mentor. Tama mali? It's your responsibility. Hindi ako galit. Galit natin. Seryoso, no? Ang hirap talaga sa Zoom, no? Hindi mo makita yung mga reaction nila. Yung ilan nilang tumatawa. Guys, i-take natin yung responsibilities. Ikaw na mag-initiate. Kung saan ka kulang, kung meron ka pang weaknesses, di ba kasi dalawa yan, strength and weaknesses. Kung meron ka pang weaknesses, hanapin mo siya, itanong mo. Itanong mo sa coach, sa mentor, kung sino yung nag-guide sa'yo. Di ba? Para ma-conquer mo yung weaknesses na yan, ma-break mo yung weaknesses na yan, maging strength mo na siya. Responsibility. Sa atin, karamihan sa atin dito, hindi natin tinitake yung ownership ng Live Good, ng business natin. Eh, 3,000 pesos lang naman yan eh. Okay lang yan. Kahit walang mangyari, okay lang. Mali. Yung 3,000 pesos na in-invest mo or yung membership fee na nilabas mo, guys, pwedeng mag-create ng millions. Pwede mag-create ng bahay at lupa mo yan. Pwede mag-create ng dream car mo. Pwede mag-create ng dream travel mo. Japan, yan. Huwag ganun, di ba? Dream travel, Korea. Cruise ship, yan. Europe. Basta ino-own mo yung own, meron kang ownership, nagtitake ka ng responsibility sa business mo, guys. Di ka maliligaw. Ikaw na mag-initiate. Sa Tagalog, pusang palo. Pag until now, ang tagal mo na sa network marketing business, at kailangan pang pukpukin palagi para ka lang gumalaw, you're wasting your time. Dapat magpaka-leader ka. Ikaw na yung may responsible. Yung success na gusto mong makuha, ikaw ang may responsibilities niyan. Hindi yung downline mo, hindi yung upline mo, ikaw. Ikaw yan. Kaya kung ano yung resulta, kung ano yung buhay mo right now, ikaw yung responsible dyan. Wala nang iba. Why? Sino yung nag-decide niyan? Ikaw. Sinong gumawa niyan? Tayo. So taking your responsibilities, our responsibilities on our business, on our team, yan yung success na makukuha natin. Okay? Okay na kayo? Ito na. Lack of innovation. Close-minded. Sarado na yung utak. Dili ba nakinig na dahil? Hindi na nakikinig. Di ba? Lack of innovation. Maraming sumasupply dito. Alam mo yung comfort na siya doon sa ginagawa niya eh. Ito yung nakasanayan niya sa previous company na sa tingin niya, ito pa rin yung gagawin niya until now, ito pa rin yung ginagawa niya na kapag tinuturuan siya ng ibang diskarte, sa ibang technology, ibang atake, close-minded siya. Maraming ganyan. That's why sinasabotahin nila yung sarili ng success. May tinuturong mas maganda, mas effective. Kasi,
Ang isang bagay, naglalaps. Naglalaps siya. Yung effective kahapon, baka hindi na effective yan ngayon. Kaya kailangan mo ng innovation. Paano ka mag-i-innovate? Kung may nagbibigay sa'yo ng idea, pakinggan mo lang. Then digest. Kung ano yung makukuha mo, kung ano yung effective para sa'yo, kung paano mo siya i-apply, kung ano yung magiging effective yung nakuha ni mo. Parang ako, sa network marketing business ko, marami akong pinapakinggan. Marami akong mga naging mentors. Pero hindi lahat ng turo nila sinusunod ko. Why? Kung ano lang yung applicable sa personality ko at kung sino ako, pag nagsasama-sama ko yan, hinihimay-himay ko siya. Until ipoformulate ko siya, plus idadagdag ko yung sarili kong skills, kung pito sila, na nakuha na ko ng idea na mga diskarte, plus idadagdag ko yung skills na meron ako, ibig sabihin, meron akong 8 skills na ina-apply ko, na galing sa 7 tao na pinagsama-sama. Sila isa lang. That's why huwag ka magiging close-minded sa mga innovation na ginagawa. Parang before, di ba? Offline. Offline, yes. Diyan ako nabuhay. Offline. Diyan ako napaglabas ng first car ko. Offline, sige. Diyan ako kumita din. Malaki din yung kinita ko. Offline, yes. Diyan ako nakapag-resign sa work ko. Nag-20,000. Kumita ako 100,000. Offline. Pero nung dumating yung innovation, nagkaroon na tayo ng social media, itong Facebook. Nagtalunan online. Nung una, ang hirap. Bakit? Transition yan eh. Eh, ito na yung nakasanayan ko eh. Dito ako mahataw eh. Dito ako magaling eh. Tama? Pero yung mga nag-innovate, yung mga tumalon sa online, from offline, tumalon ng online, ito na. Naglalabasan na ng kanya-kanyang mga sasakyan. Ang lalaki na nakinikita. That's why, inalam namin yan. Innovation. Huwag ka magiging sarado sa mga technology, diskarte na ibinibigay sa'yo. Pag tinuturuan ka ng diskarte, makinig ka lang. Huwag kang magsasarado ng utak. For me, ano to? Diba, yung tinatawag sa atin, ang laging sinasabi sa atin is, be an empty cup. Tama? Patype nga, yes. Kung tama, ito yung laging sinasabi, be an empty cup. Diba, yung turo sa atin? Lagi si tinuturo yan. Pero for me, bakit hindi ka mag-upgrade ng cup mo para mas marami kang malaman na information, mailagay na information sa mind mo? Kasi, for me, yung effective sa'yo before, pwede mo pa rin siyang magamit. Hahalukayin mo lang siya. Ipo-formulate mo lang siya ng bagong diskarte, bagong skills. Ngayon, bakit ka mag-upgrade lang ka para mas marami ka pang alam? Mas marami ka pang information. The moment na marami kang information sa mind mo, skills, marami kang wisdom, marami kang natutunan, marami kang nag-gather na information, mas powerful ka. Kaya upgrade your cup. Mali yung turo sa atin. Imagine mo, empty your cup. Ibig sabihin, tatanggalin mo yung program mo na doon ka nga dati effective. Eh, pwede pa naman yan eh. Ipo-formulate mo lang siya ng bago dito sa innovation na ginagawa natin. May natutunan? Yes, upgrade your cup. Hindi ako galit. Ang kulit ko, no? Yun, ganun lang. I-love mo yung innovation. Maniwala ka. Pag nilalove mo yung lagi kang tumatanggap, yung nag-a-accept ka ng information sa ibang tao, tinatanggap mo lang, guys, mas magiging powerful ka. Especially kung leader ka, mas magiging powerful leader ka. Diyan bibilib sa yung grupo mo. Kasi nga, ang dami ng alam mo. And always remember, lahat ng mga natututunan mo, bago mo ituro yan,
I-perform mo muna. Ito yung tinatawag na walk the talk. Ikaw muna. Ako bago ako magturo before. Ako muna. I'll make sure na effective siya. Sabi nga nung iba sa akin eh. Coach, sa previous. Coach, parang may bago kang discard niya. Sabi ko, wag muna. Di ba? Ako muna. Pinoformulate ko pa. Pag effective na, saka ako ituturo. Pero di nila alam, effective na. Nag-harvest na kami. O nakita nila nag-harvest na kami, o saka ako tinuro. Sabi niya, sabi na eh. Saka mo ituturo yan pag nag-harvest na kayo eh. Eh syempre, walk the talk. Mahirap magturo ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Kailangan ikaw muna gumawa bago mo, kumbaga parang leader ka nga eh. Ipakita mo muna sa kanila kung paano mo siya ginawa bago mo ituro. Para meron silang blueprint, meron silang map na susundan. So always walk the talk. Bago ka magturo, ikaw muna. Okay? Eto na. 8, malapit na. Cultivating your anger. Hatred warrior. Isa din to sa nagpapabagal. Bagah ito eh. Ang bigat nito. Paggalit ka sa isang tao, sabihin mo. O sabihin mo, huwag mong patagalin. As a leader, ako pinapractice ko yan. As a leader, kailangan seconds lang, iba na yung emotion ko, mabilis ako mag-shift ng emotion. Kung galit ako ngayon, bigla maya-maya, masaya na ulit ako. Kasi karamihan ito eh. Dahil nga sa programming. Ang bigat nito. Kasi emotion siya eh. Yung thoughts mo, galit ka sa tao, yung feelings mo, di ba? Ganun din. Kaya yung action mo, iba. Hatred. Hindi ako pinansin ni coach. Bahala saan, hindi ako magre-recruit. Hatred. Hindi niya alam siya ang nahihirapan, no? Dinilay mo na naman ang success mo. Cultivating your anger. Nahirap to. Dapat dito, ito, nagusto ko sa Team Achievers. Yung pinapractice natin, yung pagiging magaan lang. Light worker na tinatawag. Magaan lang. Masaya lang, happy-happy. Ganyan yung culture na binubuo ni Coach Harold. Kaya nga saludo ko, sabi ko, ang saya, ang gaan. Masaya lang tayo. Kasi pag hindi tayo masaya sa ginagawa natin, ang bigat. So, wag natin gawin to. Sinasabotahin natin yung sarili natin sa success. That's why bumabagal tayo. Kasi pag ikaw anger, iba eh. Yung feelings, yung emotion mo, iba. Ang bigat-bigat. Paano ka magtitaking ng action? Parang ganito. Ramdam ng kausap mo kung ano yung nararamdaman mo right now. Kung ikaw, ang baba-baba ng energy mo, ramdam ka ng kausap mo. Kasi naita-transfer yung feelings and energy. Naita-transfer siya. So, tanggalin yan. Kapag may nararamdaman kang ganyan, kung kanino mo siya nararamdaman, kausapin mo. Kung kahit siya yung mali, para lang mapatawad mo yung sarili mo, ikaw na yung mag-humble down. Ikaw na humingi ng tawad. Para ma-release mo. Hindi para patawarin yung nagawa niyang mali, para patawarin mo yung sarili mo, ikaw yung gumaan. Pagaanin mo siya ng pagaanin. Kasi, pag-akit natin sa success na gusto natin, ang daming challenges niyan, tapos may daladala kang ganito, bagahe, na-imagine mo, yung bag na daladala mo, magka-camping ka sa top of the mountain, na ganyang karami, ang dami-dami mong dalang bagahe, ang bigat umakit nun, ang hirap nun, ang bilis mong mapagod. Ganon din yung feelings and emotion natin, yung body natin, yung katawan natin, ito yung ating
puhunan everyday sa pagkausap, sa prospect, sa lahat ng gagawin natin, yung katawan natin. Kaya pangalagaan mo siya. I-cut mo siya. Tanggalin mo to. Hatred warrior. Tanggalin mo siya. Hindi siya makakatulong. Kasi naalala ko to eh. Nagawa ko to eh. Ginawa ko to before sa previous company. Galit ako sa upline ko eh. Pero tinwist ko siya into positive. Hatred warrior. Hatred ako sa kanya kasi minamaximize na kami. Eh siya, part-time na supervisor sa isang malaking company sa Laguna. Kami, full-time, na kapag wala kaming pay-in, wala kaming kakainin. And minamaximize na kami na lahat ng mga prospect na sa amin niya pinapakausap hanggang hindi na kami nakapag-prospect din ang sarili namin. Galit na galit ako noon that time. Pero itinwist ko siya into positive hatred. Pero mahirap pa rin yun kasi hatred. Huwag niyong gagawin. Tinwist ko siya na sabi ko, lalagpasan ko yung kinikita niya. Hatred pa rin. Ang pangit pa rin tingnan. Diba? Kahit sa natin tingnan, hatred pa rin eh. Kahit mabuti yan, hatred mo na yan. Hatred pa rin. Ang pangit. At sabi ko nga dun sa isang leader ko kaninang kausap ko, pagaanin mo lang, coach. Kasi ang blessing, gusto niyan sa magaan na tao. Ayaw niyan sa napakabigat na tao. Ang blessing nanggagaling sa taas. So pag nakikita niya na ang bigat-bigat mo, yung aura, yung energy mo, yung gesture ng mukha mo, parang gato. Di ba? Pag nakasimalmal ka, lalayo sa'yo yung swerte. Lalayo sa'yo yung blessing. Pero pag lagi ka masaya, energetic, di ba? Nakaka-attract ka ng tao eh. Pansin mo din ba yan? Merong isang, ang bigat-bigat ng paramdam, nakasimangot, isa masaya. Ang napapansin palagi itong masaya. Kasi nga, energy is everything. Natatransfer niya yung energy niya. That's why na-attract niya yung tao. Parang dito sa ginagawa natin, ipakita mo lang palagi na lagi kang masaya sa social media, ma-attract mo yung mga masasayang tao at yung may mga pangarap din sa buhay. So, tanggalin natin to. Hindi siya makakatulong. Next. Ayan na. Cooperation. Lock. Sakto lang naman yung oras, no? 1 hour lang. Guys, kailangan lagi nakikioperate. Every time na may activity in team, cooperate. Especially sa GC, di ba? Ito nyo. Pag may pina-welcome, cooperate. Iparamdam natin sa mga bago yung naramdaman natin before nung winelcome tayo. Ganun. Cooperation. May training. Cooperate ka. Kasi hindi naman para sa amin itong training. Para sa inyo. Kasi kami, kahit hindi kami mag-training, nagkakaroon kami ng self-learning, inag-aaral kami, hindi nyo lang nakikita. Ako, before ako matulog, after kong humataw ng buong magdamag, before ako matulog, nanonood ako nung, meron ako pinapanood. Siguro mga 30 minutes pa ako nag-aaral, nagpapaantok lang ako bago makatulog. Para sa panaginip ko, nagne-networking pa rin ako. Experience ko yan eh. Ganun ako kabaliw sa network marketing. Di ba? Feeling ko, nag-o-on dati yan, experience ko yan. Sa panaginip ko, nag-o-offline ako. Bumibili ako ng sobrang daming package. Grabe yun. Kasi nga, naging habit ko yung lagi nag-aaral. So imagine mo, napakaswerte natin. Nagkaroon ng gantong program sa Achievers Training. Sa iba bihira to, sa iba wala to. Sa atin meron. Cooperation. Ikaw yung mag-participate ka lang. Kaya nangyari ito yung collaboration, di ba? Kasi we are in different lines. Tama? Kila Coach Irene, kila Coach Joy, ibang linya yan. Kami ibang linya. Magkakaiba tayong line. Pero bakit tayo nagko-collab?
It's a purpose. May purpose tayo, may mission tayo. Kailangan natin i-lift up yung bawat isa para marami mag-diamond sa Team Achievers Worldwide. Sarap sa pakiramdam nun. Kaya tayo nagko-collab. Collaboration ang tawag nito. Why? Pwede naman kami mag-conduct ng own training sa bawat team, pero nagko-collab-collab kami. Hindi nyo lang nakikita. Kami lang nandun eh. Nasa chatroom eh, diba? Pero guys, imaginein mo, napakaswerte mo. Kung under ka ng Team Achievers, grabe napakaswerte mo. Hindi mo nakikita yung effort ng mga coaches natin dito na nag-iisip kami ng paraan ng mga activity na gagawin para kayo i-develop. Cooperation, ang gagawin mo lang mag-attend na mag-attend na mag-attend. Huwag ka magsasawa. Kasi darating yung time. Pag dadap ko yung mga gantong training, ikaw gumagaling na, darating yung time, ikaw naman yung magtuturo under your organization. Hindi lang kami. Kasi kami, ito yung tatawag namin ay spotlight. Oras namin to. Binibigyan kami ng pagkakataon na ma-highlight. Darating yung time, ikaw naman yung ma-highlight dito. Ikaw naman yung nag-training. So, kailangan lagi ka nagko-cooperate. Especially kung gusto mo ma-hit yung success na gusto mo. Gusto mo mag-diamond? Cooperate. Gusto mo kumita ng 100,000, 200, kalahating million, 1 million per month? Cooperate. Kahit anong ginagawa natin, kahit nasan tayo, basta meron tayo may kocontribute, makikipag-cooperate tayo. Okay yan. And every time na palagi kang nandyan, yung cooperation, nakikita yan ng Lord. Nakikita yan ng universe. Nakikita ng tagapagbigay ng blessing. Ibigyan ka niyan. Maniwala ka sa amin. So, ayusin nyo natin to. Cooperation. GPS. Plug in ka lang palagi. Tune in ka lang. Diba? And para sa iyo lagi, para sa inyo, sa atin, yung ginagawa namin. And last, boy, sakto. Ito na! Egoistic. Perfectionist. Too much analyze. Ego. Ano to, kapatid to? Pride, di ba? Ano gusto nyo? Pride na nabula o pride na... Ito, isa din sa nakakapagsabot tayo ng success natin. Yung pagiging egoistic. Pride. Feeling mo, alam mo na lahat. Wag. Pag effective ka ngayon, okay yan. Contribute mo yan. Turo mo yan. Diba? Huwag ka ito para sa akin, ha. Bakit love na love kung magturo? Even hindi ko downline. Ang dami po nagme-message sa akin. So, sobrang dami nagpa-follow sa akin. Especially Live Good dito sa atin. Ang dami nagpa-follow. Meron pa nga, downline ng international. Hindi part ng DMW, pero tuturuan ko. Kasi hindi ko pinagdadamot yung wisdom, yung knowledge na meron ako, skills na meron ako. Kasi naniniwala ako na blessing lang to. Lahat ng meron ako right now, blessing niya na galing sa kanya, na baka pag pinagdamot ko siya, pagdamutan na niya ako. Baka hindi na ako bigyan. So, hindi ko dinadala kung ano man meron ako ngayon, yung personality na meron ako, yung wisdom na meron ako ngayon, yung skills na meron ako ngayon, hindi ko siya tinitingnan na hindi ko inile-level up yung sarili ko. Parang dito, sa mga leaders ko ngayon, dito sa hub, tinatawag nila mentor. Sabi ko, wag muna. Hindi pa right time. Coach lang, kasi pare-pares lang tayo. Be humble. Kasi maraming ganito, di ba? Minsan nga, napopromote lang eh. Iba na yung ugali eh.
Nagkaroon lang ng downline. Nag-iba. Wag. Yari ka dyan. Hindi ka aware. Sinasabotahan mo yung success mo. Kasi minsan, pag nilagay mo sa ulo kung ano yung meron ka ngayon, egoistic pride, perfectionist, nilagay mo sa ulo kung ano yung meron ka ngayon, maniwala ka sa akin, babawiin yan. Lahat ng bagay na ibinigay sa'yo na nakapagpabago ng ugali mo, na dating maayos ka, maayos ang ugali mo, na naging masama na yung ugali mo dahil binigyan ka nun, tatanggalin yan. Babawiin sa'yo yan. So, always be humble. Tanggalin natin yan. Hindi makakatulong to. Malalason ka dito eh. Lunukin mo na lang. Di ba? Pride. Ako naman, ganyan din ako before. Pero dahil nga sa mga training, sa mga guidance ng mga naging coach ko before, sa mga naging nag-mentor sa akin before, natanggal ko siya. Perfectionist. Ang resulta nilalagay sa bangko. Hindi sa ulo. Di ba? Tama, tama ba? Tama. Sa wallet. Yung resulta nilalagay sa wallet, sa bank account, sa mga properties, sa mga passive income, hindi sa ulo. Kasi pag nilagay mo yan sa ulo, babawiin yan. That's why, di ba? Arang ito yung mga taong egoistic, perfectionist, ayaw nila feeling nila lagi silang tama. Kahit mali na sila, feeling nila tama. Ayaw na magpa-correct. Ayaw na magpa-tune. Feeling nila, magaling na sila. And for me, matatawag lang kitang magaling na networker pag meron kang napatunayan na resulta, kahit sasakyan. Matatawag lang kitang magaling. Why? Hindi biro ang pag-sustain ng sasakyan. So, tanggalin natin to, iwasan natin to. Be humble every time, magkaroon ka ng resulta, nakuha mo yung success mo, huwag tataas ang ego, huwag tataas ang ere, huwag magiging pride, ma-pride. Diba? Maging humble ka lang. Practice mo yung cooperation. Practice mo yung pag-serve sa tao. Mawawala to. Ako, ganyan ginawa ko. Sabi niya, sige, mag-serve ka lang na mag-serve. Diba? Mawawala yan. Yung ego mo, yung pride mo. Dali mo yung sarili mo dyan sa service. Mag-serve ka lang na mag-serve. Darating yung time, mas ibe-bless ka ng todo kasi tinanggal mo yung ego and pride mo. So, be humble every time. So, with that, okay na siguro. Okay. So marami salamat. Oh, hopefully marami kayo natutunan. Marami ba? Marami natutunan? O sobrang lalim ng topics, no? Hindi, ano lang, basic lang kasi yung topic na yan. Kumbaga parang inelaborate lang natin para mas maintindihan nyo siya. Kasi ako, nung unang na pinakita sa akin yung training na to, tapos ini-elaborate, mas naintindihan ko siya. And hindi lang sa business natin siya may apply, which is may apply natin siya sa ating mga personal life. Okay? So, with that, sino ba? Babalik si Coach Irene ba o si Coach Joy? Back to you! Ayan, thank you so much. O syempre, thank you first and foremost sa aking apply sa pag-take charge kanina. Pasensya na po, ano, medyo na-late tayo and humabol naman, no? Napakaganda ng training ni Coach Carl. I think nasa number 3 ako dun sa may kusang palo. Ayan. Word of the day, kusang palo. O yan. Dapat may gusang palo tayo. Kaya ako nagano. So, anyway. Nagano. E-echo. Mic test. Ayan. Okay, wala na. So,
ano, shout out sa ating 33,000 attendees, no? Parami na talaga ng parami, nakaka-excite. Lalo na tomorrow. So, advance lang tayo, no? I-ads ko na ngayon. Tomorrow mas maganda, mas magaling pa po ang speaker. Of course, si Coach Carl, natututo tayo. And yun nga, sponge tayo, no? Empty cup, no? Natatawa ko sa aming training last time. And empty cup, kilala yun ni Coach Mark. Nagdalaga talaga siya ng cup at empty daw. Sabi, grabe naman itong training na to, pinadadala niyo pa kami ng tasa, talagang niliteral, no? So, pero anyway, yun, always empty your cup and upgrade your cup, no? Kung meron ka ng mga experience, no? Huwag mo namang itapon, pas i-enlarge mo lang daw, upsize your cup para marami pa sa... Marami pa tayo si Coach Marco. Marami pa tayong, natawa talaga ako. Marami pa tayong mailagay, no? And thank you, of course, sa ating Diamond Upline, going to be a crown, no? Si ating Ups Harold, no? Always there para i-ano tayo, i-combine, no? I-collab talaga tayo. So tomorrow, exciting ang ating speaker, si Miss Janet, at ang host naman, si Coach Nicole. Nix, Coach Nix, no? So, exciting yun, no? And, ayan, so, ako, ang take up ko talaga ngayon is, own your business, no? Eventually, at the end of the day, ikaw ang mag-benefit. At the end of the day, sa credit wallet mo ang pasok ng dollars. Pwede rin namang may commission kami. Kung gusto mo. Bigyan mo kami ng tag-ilang dollar, $2, no? Hindi, joke lang. So, ayun, always ano prospect prospect ano always prospect on the go and learn from each upline coaches, then take advantage nga po ito dahil may mga bayad nga sa ibang trainings, no, sa ibang company nagbabayad pa sila, no. Yun, may mga experience kami ng ganyan. So dito free lang, no, that's very convenient, yan lang sa bahay mo, open mo lang ang cam mo. O, diba? Yung iba may ginagawa pa. So, and then, naka-record pa to. Sa amin, bawal pong mag-record, guys. Kasi may bayad. So, bawal mag-record. Pag nahuli ka, tanggal ka. Hindi, joke. Ganun kahigpit sa amin, guys. So, take advantage po natin lahat ang nilalatag sa atin. Minsan yun na nga eh. So, sobrang andyan na, no? Pupulutin mo na lang. Madalas, ang hirap pang mapa-show off ng mga tao, which is 80% of success is just showing up talaga. So, ayan, maraming salamat for your time, Sir Carl, no? Of course, running for platinum na yan, no? We are looking forward for that. Talagang lumalaki ng lumalaki yung team. So, before po tayo magpaalaman at magdasal, baka po pwedeng humingi kami ng souvenir, no, para pag na-post naman tayo sa YouTube, ayan, di ba? Ka-ABC, ABC naman, ka-edify naman ang ating itsura. So, ay, saan dyan si ano? O, oh, di ba? Ayun ako. O, oh, pwede pang biluga na heart. O, oh, di ba? So, ayan, picture muna tayo, guys. Yun, no? Diamond from Palawan, Sir Mark. Diba? Yan, ang gaganda. Tita Floor, napakasipag din. Okay, just look on your camera. Okay. Shift command po. Ayan. So, 1, 2, 3. Smile. Okay. Page 2. Ah, taray, page 2. Page 2. Shift command po. Look again to your camera, Arcel. Ganda-ganda, Miss Arcel. 1, 2, 3. Ma'am Gina, Ma'am Josephine. 1, 2, 3. Smile! Okay. So, Ups Harold, may gusto po ba kayong last word? Sis I, ikaw, baka may gusto kang konting sundutan dyan. Ano? May gusto ka bang add up pa before tayo mag-closing prayer? Well, actually, sobrang ganda ng training, ano, kasi nga most of the people talaga ngayon, akala nila hindi importante kung yung way of thinking. Well, sa ganitong negosyo talaga, very important yung kung paano ka nag-iisip eh. Diba? Kasi yun nga, yung naniniwala talaga ako kung ano yung minamanifest mo, kung ano iniisip mo, yun yung nangyayari sa buhay mo. So, always
think positive at lagi kang dapat ano ka eh, conscious ka. 'Di ba? Nakakatawa nga ako eh, yung poor mindset. 'Di ba? So bawal na guys magpalibre ha kasi ina-attract natin yung pagiging mahirap. So parang dapat lagi ang mindset natin I can buy you. No, joke lang. Sa pagiging ano naman 'yan, 'di ba? Ang point ko is ayun nga dapat lagi mong iniisip na kaya mo ding manlibre, 'di ba? Ibig sabihin you are able also at kaya mong kumita ng sarili mong pera. You can be successful as well. Okay? So, very important yun, guys. And yun nga, huwag maniniwala sa luck. Kasi, kailangan talaga yung hard work natin. So, make sure na everyday talaga meron tayong ginagawang activities. Kasi, minsan nagreklamo tayo, bakit walang result? Pero, i-check mo ano yung activities mo everyday. May ginagawa ka ba talaga para magkaroon ka ng result sa business? So, minsan, i-audit natin yung sarili natin, di ba? Kasi, ang daming oras everyday, pero lumilipas yung isang araw, wala tayong nagawa sa business natin. Tapos isisisi natin sa libgod bakit hindi tayo nagkakaroon ng result. Okay, so lagi nating i-check yung sarili natin. Ano yung mga dapat nating i-improve? Well, lahat naman tayo talagang minsan is guilty sa ganon. Kasi kami din minsan nako-complacent, ganyan. Kaya nga very important yung ganitong training kasi nare-remind tayo. Most of the time sa atin, lalo na matagal na tayo sa ganitong industry, alam na natin to eh, pero minsan talaga may time nakakalimutan natin. Kaya kahit matagal na tayo sa ganitong industry, kahit marami na tayo na-attend na training, sobrang importante na paulit-ulit tayo nag-a-attend ng training. Kahit ako, di ba, alam ko na din naman to eh, pero ngayon sobrang na-remind ka na naman, di ba? So ibang level yung ganun, kaya always attend training kasi yung nagre-remind sa atin, yung nagpapainit sa atin, di ba? So yun yung nagbibigay sa atin ng fire para everyday lumaban. Kasi ang pagiging entrepreneur, ang pagiging networker, hindi siya mahirap pero hindi din madali. Kailangan talaga ng intentional effort, okay, para maging successful. Kaya yun, thank you so much Coach Carl. Talagang sobrang na-bless kami sa training na to ngayon. And ayun, back to our beautiful host. Siya talaga yung original host, di ba? Ayan, thank you sis, no? Thank you Coach Irene, ang aking dearest upline. Alright, sige guys, no? I think wala na tayong kailangan i-discuss. So tomorrow, kita-kits po ulit tayo, same channel. Same channel, same Zoom. Just make it sure, no, madala din natin yung mga medyo natutulog na or yung mga hindi naka-attend ng training tonight, no? Sana tomorrow madagdagan pa tayo. Okay? So, I think let's have a closing prayer na. Let's put ourselves in the presence of our Lord. Lord God, good evening. Thank you for tonight. Thank you for this training that we have. Thank you for our upline and mentors. So, Apps Harold, salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa Live Good, sa company po namin, sa mga CEO and staff po, si sila Sir Ben Glinski. And ang TMW, Lord, thank you rin po. Thank you po sa pagbigay ng opportunity na to na maging blessing po kami sa ibang tao through Live Good. At the same time, mapagpatuloy po namin na maging healthy ang aming mga pamilya. Lord, sa mga natutunan po namin kay Coach Carl, nawa ma-implement po namin, apply po namin abruptly. And nang sa ganun, marami pa po kaming ma-reach out, marami pa kaming masabihan na may magandang opportunity in terms sa financial at the same time pagdating din po sa health na mura na at napakaganda pang quality. Lord, ikaw na po ang bahalang mag-protect sa aming pamilya sa gabing ito. At nawa Panginoon sa mga darating na araw ay ikaw na po ang bahalang tumapik at masumpungan po namin ng mga tamang tao para po patulungan din namin at ganun din sila makatulong din sa paglago ng aming negosyo. Lahat ng ito, Lord, ay tinataas namin sa mahal na bugtong na iyong anak na si Jesus. Amen. Right. Good night, guys! Maraming salamat! God bless everyone! Bye-bye!